What's up mga party? Sana namang napakagandang araw sa ating lahat mga party. Siyempre kung magtatanong kayo kung nasaan kami, siyempre andito kami ngayon sa Karkar mga party. Bakit ka? Paano bang ginagawa namin dito mga party? Siyempre yan ay matutungahin nyo ngayong araw. Bituhan muna tayo mga party. Pero bago tayo mag-start mga party, siyempre gusto muna namin pasalamat kay Danny Basalan at Recipe Basalan. Nandito kami sa Karkar mga kapars, sa kung saan lugar nila kapars, gusto mga kapars, so, sa lugar ng mama niya mga kapars. So ang ganda ng view dito mga kapars. Kita nyo naman mga kapars. So may mga bata ito mga kapars, no? At out daw, sabi nila mga kapars. Ang ganda ng view mga kapars. John! Masipag na bata kumukuha ng kahoy mga kapars, no? Pag-atong mga kapars. Hi guys! So siyempre mga kapars, pintuan muna. Siyempre gusto namin mong pasalamat sa Panginoon. Dahil siyempre nandito ulit kami sa harap nyo. Nagbibigay ng saya, nagbibigay ng aliw sa mga taong nalulungkot. Siyempre maraming salamat Lord God. Dahil dito pa rin kami. Siyempre huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel and sa Facebook page namin mga kapars. Yes, yung bagong Facebook page namin. Diba? Siyempre belated Happy Mother's Day sa lahat ng mga magulang na hindi binate. Belated happy Mother's Day sa inyo lahat. Diba? Siyempre, lalong-lalo na sa mga magulang na nasa abroad ngayon. Sobrang nakaka-proud kayo kasi sa lahat ng hamon ng buhay, malaban kayo mga... Lumalaban pa rin. Diba? So tara mga kapars, bituhan muna tayo. Enjoy natin yung view dito mga kapars. Sobrang ganda mga kapars. So mga kapars, nandito kami and siyempre, hinihintay namin si Kapars Kent. Kent. Gawa ng nagmamanhikan kasi si Kapars Ken sa kapatid ko. Siyempre sa Bisaya mamalay na ganun. So sa Tagalog namamanhikan. So hinihintay namin, nauna kami rito kasi ano kami, maaga kaming pumunta rito eh. So si Kapars Ken kasama ng pamilya niya hindi pa nakarating. Hinihintayin natin anong oras na ba. It's already 4 ng hapon na mga kapars, syempre, no? So matagal pa sila eh. So kwentuhan muna tayo, ituturo muna namin kayo sa lugar namin, syempre. Yon. Pakita mo yung mga view natin diyan. Yo! Napakatindi. Ito na po yung ano mga kapars. Dati mga kapars, hindi pa to ganito mga kapars. Kita na niyo sa vlog namin noon mga kapars. So hindi pa to ganito ka ganda ng daan nila mga kaparts. So, ang ganda ng view ng Karkar mga kaparts. Nagmamanhikan si Kaparts kayo mga kaparts sa kapatid ni Kaparts Rusto. Ang ganda ng lugar ito mga kaparts. Sobrang tahimik mga kaparts, no? Mas maganda pa dito mga kaparts is paggabi mga kaparts, kita yung mga lights sa baba mga kaparts. Ganda ng view. Ganda ng kamera ng cellphone mga kaparts. Sir mga kaparts, no, medyo kapos na kami sa hangin. Diba? Pinapawisan na agad. Pero okay lang kasi nag-a-hike din kami. Napakaganda ng sunset dito. Mga kaparts, siyempre. Diba? Dito pa tayo ito. Siyempre, shoutout kay ano? Shoutout kay Raj Manuel Tumakay. And John Arnold, kapars natin na dyan. Yan, yung mga kapars natin. Bilang na nahimik. Bilang na nahimik at hindi nakasama. Shoutout sa inyo. Kung ano man yung ginagawa nyo sa buhay, papatuloy nyo lamang yon. Kung ano yung goal nyo, sundin nyo. Anong nasa puso nyo, sundin nyo. Pero dapat, isipin nyo muna kung anong dapat mangyari. Diba? Kasi hindi naman kasi lahat ng sinusunod, tinitibok ng puso, tama yung kahihinatnan eh. Diba? So, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, sa lahat ng hamon na dumating sa buhay natin, laban lang mga kapats. Laban lang tayo. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo,
kung ano sinusunod ng puso nyo, isipin nyo muna kung ano yung consequence nun. Diba? Ganun dapat eh. Diba mga kaparts? Yun! Eh syempre, mahalin natin ang bawat isa. Diba? Even! Ganun dapat eh. Ganun kasi yung ano mga kaparts, ganun yung role ng ano ng tao, ng buhay. Magmahalan tayo. Diba? Sabi nga nila, magkapatid tayong lahat eh. Pero bakit tayo nag-iibigan? Alam nyo kasi mga kaparts, hindi kasi maiwasan natin yung bugso ng damdamin. Yung tinitibok ng damdamin. Diba? What if? Diba? Mahal ako ni Clint. Hindi ko mapigilan yun. Diba? Nangihiya lang siya, ano, sabihin na bakla siya. Diba mga kaparts? Pero okay lang yun. Pero syempre, shoutout sa mga LGBT. Maraming salamat sa suporta nyo. Sobrang solid. Sobrang dami ko rin kakilalang LGBT. Napakabait nila. And matulungin sila mga kaparts. Yeah, syempre, pagputuloy nyo lang yung pagiging mabuting tao. Diba? Pagiging mabuting LGBT. Shoutout sa inyo lahat. Magandang hapon and belated Happy Mother's Day sa inyo lahat. Sa mga magulang nyo, sa mga stepmother nyo. Yan. Yan lang. Gusto kong i-share. Diba? And syempre, kagabi lang mga kaparts, umalis si kaparts client. May nilakad. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Disco ako, mga kaparts. Hindi niya rin alam kung saan ako pumunta. Pero hindi niya alam. Nandun ako sa amin. Joke lang. Then may pinuntahan ako. Syempre, may pinuntahan din si kaparts client. And hindi man lang siya nag-chat sa akin kung nasaan siya. Diba? Kung nag-chat sa akin, sana pinuntahan ko. Wala eh. So, umuwi na lang ako, natulog. Yun lang. At ngayon, gising na naman. Diba? Ganun lang yun eh. Ganun lang yung cycle ng buhay eh. Diba? Yung cycle ng buhay. Ganun lang yun dapat. Pag napagod ka, tulog ka lang. Pag napagod ka, matulog ka. Pagkagising mo ulit, trumabaho ka, napagod ka, matulog ka na ulit. Diba? Pag may problema ka, humanap ko ng ano, pwedeng makausap. Humanap ko ng solusyon. Diba? Hindi ko naman sinabi ng ano eh. Yung iba kasi mga bataan mga kaparts. Pag ano, pag may problema. Pag may problema, alak agad, lasing agad, laklak, yagats, ganon. Sa taga-Bisaya, yagats. Bakit ganon? Kasi ano eh, hindi naman kasi mawawala eh kung may problema ka. Para tapos, ilalabas lang yun. Hindi, pwede mo namang ilabas kahit hindi ka nakainom eh, diba? Ang problema kasi sa mga problema kasi sa mga bataan ngayon mga kaparts. Ano eh, nahihiya kasi. Huwag tayo mahiya. Diba? Mas nakakahiya yung nag-inom ka, umiyak ka, inaghubad ka kasi nakalasing nga eh. Hindi mo na alam yun ang ginagawa mo eh. Yun yung nakakahiya. Kumpara naman sa ano, sa hindi ka nakainom, diba? Fair play yung isip mo. Alam mo kung ano yung gagawin mo eh. Diba? Alam mo yung gagawin mo kung tama ba yun o hindi eh. Iba kasi, umiinom eh. Diba? Which is mali, 'di ba? Which is hindi dapat ipinagpatuloy. 'Di ba? Sumaya ko sa mga kabataan, lalo na kayo yung mga nasasaktan katulad ni Kapars Clint. Dati nasaktan, nakipag-inom, syempre kaibigan ako eh. So pinaunlakan ko siya. Nag-inom kami, syempre konti lang naman yung inom namin. Isang bato lang mga Kapars. Isang bato lang naman, pero hindi pwede yung sobra. Hindi ko naman sinabing mali yung mag-inom, 'di ba? Yung sinabi ko lang, hindi naman mali yung mag-inom eh. Pero dapat hindi yung sobra. Kasi pag sobra, doon na yung mali eh. 'Di ba? Mangasin na kaya. Hindi mo lang gagawin, iiyak ka na. Tapos hindi mo bahay, tapos ano, umiiyak ka doon, tapos sinipa yung mga upuan doon, yung mesa sinira mo, mali 'yun. 'Di ba? Kaya yung sinasabi ko sa yung sobra, mali 'yun eh. Kaya kapag iinom mga pars, yung sakto lang mga kaparts. Yan nga, yung nga nasa commercial sa TV, drink responsibly. Yun dapat. Di ba? Yun dapat isundin eh. Di ba? Pag yun, halimbawa, ibigay ko siya yung ano, di ba? Pag nag-inom ka, sa kulapo. Pag nasobraan yun, tatamaan ka ng ano, pana nun. Di ba? Oo nga. Lapos sa pana. 4 na ng hapon mga kaparts, hindi pa dumating si Kaparts Kent. Siyempre, yung mga pamilya nila. Pero kailangan natin maghintay. Kasi medyo malayo na yung nilakad namin. No? Tamang kwentuhan lang, di ba? Siyempre gusto kong i-shoutout lahat ng mga subscribers natin, lalong-lalo na dyan sa Negros, di ba? Negros, Davao, siyempre. Buhol, meron din Buhol. Siyempre sa lahat ng mga OFW, siyempre shoutout sa Paraiso Family, Kuya Junior, at Inday. Siyempre sa lahat ng pamilya niya, shoutout. Lalo-lalo sa Basalan Family, sa pamilya ni Edani Basalan. Tsaka sa kapatid niya, Kuya Ernesto Basalan, sa asawa niya. So, ingat kayo palagi dyan sa Iceland. Yes. Siyempre, pag uwi mo kay Edan, pasalubungan mo kami ng ice galing sa Iceland. Yun lang yung ano namin, yung gusto namin. Yung
matikman yung ice ng Iceland. Yun, kung gano'ng kalamig. Yan, napakatindi. Di ba? So, may tatanong ako kapas ka, paano pag ano, pag nakarating ka sa Iceland, ano bang gagawin mo dun? Siyempre, kakainin mo yung snow nila. Ano kaya, pwede ba kayong kainin yung snow? Mga kapas, ano? Pwede ba kayong kainin yun? Halimbawa, ano, nag-inom kayo ng, siyempre, ano eh, Blackout eh, walang kuryente dun eh. Walang kuryente sa Iceland eh. Walang kuryente, tapos, gusto mo mag-inom. Eh, hindi malamig. Di ba? Hindi malamig. Yan ang gagawin mo. Siyempre, may yellow din eh. Banatan mo, ano? Malinis kaya yun? Pwede siguro yun, ano? Hindi pa ko nakatikim ng ice, ng Iceland. Pero siguro masarap yung ano, masarap yung ice sa Iceland. Siguro masarap yun. Pwede siguro, yung ano, gawing bulalo. Oo, gawing bulalo. Hindi, anyway, mati ka dun sa Iceland kasi, malaki kasi yung kita sa pera doon. Alam niyo kung bakit? Pag gumawa ka ng halo, wala na eh. Matik na higit na ano eh. Alam mo yung blender? Ay, blender ba tawag doon? Yung pinipino yung ano, yung ice. Di ba? Wala, pag nilagay mo lang sa aging, yung sago. Ano pag nilalagay apple. Sa... apple. Oh, ano nilalagay pa sa ano sa halo-halo. Apple. Wala lang ice! Di ba? Nasa gilid mo, yung dami na eh. Kaganyan mo lang, kukunin mo lang, tapos ilalagay mo sa baso. Matik na yun. Matik. Di ba? Straw na lang kulang mga kapats. Oh, straw na lang kulang. Napakatindi talaga, no? Ay, naku po. Mga magat pong pondryo. So, tamang pintuhan lang tayo dito mga kapats, no? Enjoy the view. Enjoy the hangin mga, naiip na hangin mga kapats. Enjoy lang natin dito mga kapats. So, may bubawa mga motor mga kapats. Excuse me. So kapag may kanding dito mga kapars, sobrang musog mga kapars, daming kainin dito mga kapars. Ha? Dito sa Karkar City mga kapars, sobrang ganda mga kapars. Sobrang ganda ng simoy na hangin mga kapars. And the view mga kapars, sobrang ganda. Lalo ng paggabi mga kapars, sobrang ganda yung mga lights sa baba mga kapars. So tara mga kapars, enjoy lang natin yung moment ko mga kapars. And may dadaan mga motorsiklo din mga kapars. Ito ba tayo mga kapars, baka masagasagaan yung cellphone mga kapars. So kita nyo naman mga kapars, no? Yung bundok na mga parts, sobrang taas mga parts. And yung sunset mga kaparts, yun ang pinakamatindi mga kaparts kasi palubog na yung araw mga kaparts, no? So yun mga kaparts, kita nyo naman mga parts, no? Zoom in ko yan mga kaparts para kita-kita nyo mga kaparts. Sobrang ganda mga kaparts, para kung nasa langit mga kaparts, no? So yun mga kaparts, no? Kita nyo naman mga kaparts, nandyan si Kapart Rostom, tamang kuha lang ng pagkain ng kambing mga kaparts. And sobrang supag dito si Kapars Rostom mga kaparts. Sino yung alam? So yun mga kaparts, no, gabi na dumating si Kapars Kent mga kaparts. Gawa nang pumunta pa siya sa kanyang lola mga kaparts. And sinama niya dito sa Karkar mga kaparts. Kasi ito si Kapars Kent mga kaparts, namamanhikan siya sa kapatid ni Kapars Rostom mga kaparts. So nandito sila lahat mga kaparts. And tamang kwentuhan ng mga kaparts. So hanggang dito lang siguro mga kaparts, no, kasi madilim na mga kaparts and kailangan natin umuwi mga kaparts kasi malayo pa yung biyahe natin mga kaparts. And ako yung mag-iwan ng mga katagang hindi yung malilungutan mga kaparts. Mahal natin ang bawat isa. Amen.